There is nothing permanent in this world. The only permanent thing is change. Yes. Tulad na lang ni lovely Abelia na kung noon kapag nakikita mo siya, ay sasabihin mo agad na siya yung sikat na dancer sa isang noontime show. E sa ngayon, kapag nakita siya ng mga tao, sasabihin siya, siya yung big time na online seller na yayamanin at may sarili ng negosyo. Galing siya. Nakikilala niyo na ba mga kada? At para nga makamusta naman natin itong success story ng dancer turned businesswoman, kada, let's welcome lovely Abelia Manalo at ang kanyang katuwang sa buhay at negosyo, ang kanyang asawang si Paige. Good morning, lovely! On the way. Yes, after 15 years. This is your first really? No, after 15 years ang panganay ko and this is my second baby. Wow. Kaya, so parang panganay ulit. Yes, yes. Is that how it feels? Parang kasi kung 15 years ang pagitan, parang firstborn ulit ang feeling. Ako yes. Na nangyari sa akin, although ilang taon lang silang apart. 5 years Five. Lang. Actually, sobrang nahirapan ako nung first try. Kasi parang, hindi ko alam yung feeling na hilo ko, na nasusuka lahat. Naramdaman ko nung, na bed rest ako nung first trimester. But ngayon, ready na kahit magsayawan pa tayo. I love it. Why? What do you think you did differently nung first pregnancy tsaka yung second? Siguro dahil tumatanda na rin. Unlike before, syempre, I was 20 years old. So ngayon, medyo nagkakaedad na. So medyo malayo na yung gap. Medyo nag-iingat na. Ah, yes. Okay. Mas ano ka siguro, magalaw nung yes. In your 20s. Masyado kang malikot. Kaya ayan, sabi ng doktor, bed rest ka. Yes. Pero mabalikan ko lang, si Benj ba anong feeling mo, Benj? Anong ilang months na ulit? Sabi? 7 months. Seven months. How does it feel? Malapit-lapit na last trimester na to. Yes. Excited. Actually, marami na kaming trabaho hindi kinuha. From tapings, movies, and all. Kasi kailangan namin mag-prepare talaga. Medyo natatakot kami dun sa part na hindi namin alam kung ano yung gagawin. So we have to prepare talaga for this trimester talaga. Yung third trimester. Excited. Syempre. Alam niyo na kung girl or boy? Yes, boy. It's a boy. Wow! It's a boy. Kaya pala nagka-blue. Hindi nga ako nagbo-blue pero dahil boy nag-blue na ako. So hindi pala totoo na ano tayo na ibang itsura kasi ang ganda mo ngayon. Oh, pero talagang may changes sa katawan. Yes. Yes. Is it different from the first pregnancy? Yes. Kasi parang hindi ko naranasan yung medyo super yung underarms. Ngayon, medyo malala, ganun. Si first, ang panganay girl? Yes. So talaga makita mo yung difference ng pagbubuntis mo noon at yes. Yellow. Ang saya, complete na. Actually, may boy na rin si Bench. Ah, okay. So bago kami nagkakilala, may boy na siya, may girl ako. Complete na rin naman. Yes. What a blessing. Yes. Pero you mentioned a while ago, you were turning down tapings. Yeah. Nagsushowbiz pa pala kayo still? Actually, nalaman kasi namin na pregnant siya first day ng show namin together. So, I have to talk to the bosses and the writers na baka pwedeng tanggalin na siya dun sa show kasi... Ano to, soap? Soap siya, series siya. So, kailangan siyang tanggalin kasi yun nga, bed rest. I mean, for the next 3 months simula nung January, parang nasa bahay lang kami. So, ganun yung naging routine namin. We have to take down yung mga movies na offers and everything. Kahit masakit, kasi syempre, ano yun eh, malaking tulong yun para sa amin. Pero sabi namin, we have to focus muna sa baby. Okay, I'm quite surprised because you guys have a very successful online selling business. And nag-showbiz pa kayo on the side on top of it. Yeah. Yes. Oo. Paano yung nagsimula, love, yung online selling? Nagsimula siya,
unexpected. Mm-hmm. Oo. After namin mag-dinner, nabagsak lang yung bag ko. So, nung nabagsak yung bag ko, yung isa siyang lagayan na puro bags. Okay. Bag stand, basically. Bag stand. Mm-hmm. Tapos, nung bumagsak yung bag ko, sabi ng asawa ko, ibenta mo na kaya lahat yan. Kasi actually, ano lang very malinis kasi ako sa bahay and siya yung mahilig talaga magtambak. Ay. Oo. So, medyo hirap ako mag-explain. Sorry na. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, ibenta mo na yan kasi nakaharang lang siya sa pintuan, natamaan niya, tumumba, sabi ko, benta mo na yan. So, ngayon, ang ginawa ko, ganon, wag mo ko sinusubok, babe. So, pinatong ko yung cellphone ko, nag-live selling ako on right the spot. On the spot? Yes. Wala kaming idea kayo. Wala kaming idea kung paano magtamain, wala kaming idea kung magkano ang bentahan, basta nagkagulo yung mga tao. Branded mahirap shoes. Ka palang, mahirap ka palang nakamon, sino-challenge. On the right there and then, on the spot, ginagawa mo. Medyo mahilig ako talaga sa mabilisan. Medyo pagka may naisip ako, gusto ko siyang gawin, si Bench very systematic. So, ayaw niya ng ganun. That's a great combination, diba? At anong resulta nung on the spot, siya ang back end ko. Ang resulta noon, nawala na ako ng gamit sa bahay, kinausap ko yung mga artista friends ko. This is the time kasi na lahat naka-lockdown. Wala na kayong salaset, pati yung binenta. Oo, dumating kami sa point na kailangan namin siya ibenta kasi ang dami namin gamit sa bahay na sabi namin hindi naman namin talaga ginagamit. Kumbaga hindi naman siya functional for us. Parang meron siyang parang baka merong pang yung ibang tao magagamit. Yes. Why did I just talk to you guys earlier? One man's trash is another person's treasure. Yes. So, as a result of which, naging tinuloy-tuloy nyo na. Yes, tinuloy-tuloy na namin. Ang dami na nagpabenta sa amin ng mga co-artists namin na hindi ko binabanggit kung kanino yung items na yon. Okay. Tapos kumausap, marami na rin mga sellers na kumausap sa amin na nag-close yung kanilang mga stores. Kami ang nagbibenta. Hanggang sa naging consignment na, pati po yung mga gold and diamonds, all of that are consigned items. Kasi hindi siya expected talaga ng mga namin dalawa na hahanapin ng tao na may live kayo today. Parang kami, ano bibenta natin? Hanggang sabi nila, sige, pasok sila ng pasok ng items sa amin. That's the time na parang okay, parang nagdinegosyo na pala talaga tayo. Kala ko trip-trip lang to. So, okay. During the time na nagsastart yun, dun namin na figure out how we could actually work it out together ng kaming dalawa lang. So every day nagla-live sell kayo. Yes, nagla-live sell. Pero bago 'yon, Miss Pia, nung nagla-live sell kami, para lang mapunan namin yung expenses namin dahil that time bago mag-pandemic kumuha kami ng townhouse. So ang ginawa ko is fitness trainer muna ako. I remember that. Class ako online, Miss Pia, tapos sobrang ang daming binabasa, English pa. So pag mali ka, babalik ka ulit. So kailangan para lang mapunan yung expenses namin. So ako yung nag-hihit, siya yung back end palagi. Siya yung nag-aasikaso ng lahat ng mga nangyayari. So after that, so nag-hihit kami sa umaga, live selling kami sa gabi. Wow! Yes. Paano kayo kumikita dun sa workout? Through Zoom. So ang ginagawa namin, lahat mag-i-enroll sa amin. Parang may subscription siya. Oh. Parang ganun. Teka, magkano ang kinikita ninyo? Can you give us an idea how much you earn in a month with your live selling? Ako talagang derechahan na to. Magkano ba ang kita dyan? Sa pinakaunang live selling nyo. Yung sa pinakaunang live selling namin, parang first day namin na parang kumita kami at least parang nasa 20,000. Ganun. Kasi yun yung first time. Yung mga gamit natin. Oo. Pero ano siya, that was kunyari mga branded shoes, ibibenta namin siya ng 500 pesos lang. Ganun siya kababa. Pero nung nakuha na namin yung rhythm, paano yung rhythm, yung pricing niya and everything. Tapos nung mataas, time din na gold na, diamonds na. Ayun, talaga mataas ang markup. Paano yung consignment? Ima-mark up mo lang. Halimbawa, isa asking nung may-ari, tapos papatungan nyo lang, yung pag nabenta, kukunin nyo yung portion. Yung Miss Pia, kunyari itong gold na to na pwede mong bilhin. This is 18K Saudi gold po na pwede mong bilhin, Miss Pia. So, per gram ako. So, ngayon po, ang ginagawa ko, ako po yung pinakamurang per gram online market na nakikipagsabayan ako
sa Ungpin, sa Angarangke, kung magkano. Kasi yung mga tao ngayon ayaw nang pumunta doon para makipagsiksikan. Yes. Correct. So, yes. Per gram siya. Pero kapag ka mga diamonds, mga real stones, yun na yung markup. Mm-hmm. Pero ang maganda kasi, Miss Pia, na pag-usapan namin mag-asawa, kahit hindi malaki ang markup, basta tuloy-tuloy, lumalaki okay. din. So, hindi kayo nag-miss? You don't miss a day? May miss. Ngayon lalo na po dahil I'm pregnant, pero may team po ako na gumagawa na. Aba, may team yung inyong family. Yes. Pero marami rin mga pangamba dyan, di ba, Emma? Paano kung maloko kayo? Halimbawa, yung mga gold. Paano iwas scam? Actually, hindi kami yung naloloko kadalasan. Mas naloloko yung mga clients namin. So, we try to secure talaga on how we run the business kasi marang gumagaya ng page namin. Kasi nakikita nila maraming bumibili. Nakilala kami online. So napapanggap sila na kunyari kapatid ko daw, ganito. As in million ang na-scam. Million siya na-scam. Paano nyo yung na-handle? Actually, umiyak na lang kami. Actually, mahirap siyang ma-handle kasi dapat talaga as a minor or ako, as a client, dapat aware ako kung talagang tama ba itong kausap ko. Yeah. Although may mga nasa scam talaga, kaya lang dapat talaga, pag online tayo bumibili, dapat iniisip natin na tama ba ito, sinisiguro natin, patingin ako ng video, patingin ako ng pictures, para may at least aware. Business tayo. Permits ba ito, tama yung mga registration and everything. Kumbaga, all of those things na kung paano tayo pumapasok sa mga malls kapag bibili tayo ng something, it's the same thing with online. The difference is, you stay at home, we stay at our office, ganun ang gangyari in transaction. Pero, thankfully, nung mga na-scam naman, no, napaliwanag namin sa kanila na we really did our part to actually show them na ito talaga kami. Mm-hmm. Pero magagaling talaga yung mga scammers kasi talaga. Oo. So, ano na yung mga naipundar ninyo? Yun na lang. Kasi ayaw nila i-reveal kung magkano ang kita. Eh. Ano na lang yung mga naipundar ninyo dahil dito? Nagkaroon po gusto kami ngayon nagpapakiramdam. Basta yun ang lagi namin, basta sa pag-asawa, kailangan nagpapakiramdaman. Yes. Ayan o. Yung pong kasama nalo namin is bago lang po yan. We bought this 3 months ago. Yes. 3 months ago, parang naghahanap na ito yung bahay naman namin. Pinaparenta nyo? Ito bahay nyo. Ayan yung 3 stories po namin na talagang tinray lang namin po yan para po sa mga admins namin kasi gusto namin may sariling kwarto yung mga admin namin. Kasi before, nagsisiksikan lang sila sa isang maliit na parang at least 15 square meters tapos 10 sila doon. Talagang sardinas po sardinas. Okay, sabi namin, so you have a home, you have a resort ba yung isa? Yes, tapos na full payment na rin namin yung townhouse. Na full payment yung townhouse. May opisina ng mga admins. So, maganda, love. When you look back at what you were before, you were dancing in a noontime show, maganda yung naging journey mo. Walang, di ba? Yes. But you left that part of you. Sorry, Miss Pia, kasi every time na nagla-live selling ako, may mga ganito. Kamukha mo si Miss Pia Guanyo. So, tinitingnan ko ng mabuti. Seryoso po. Pasensya na, Miss Pia. Pwede ba mag-live sell? Baka makapagpunta ka na mga ano. Bakit sa tingin mo patok na patok kayo mag-live sell? Kasi na ini-imitate pa kayo ng iba. Kasi siguro binibigyan namin ng entertainment. Binibigyan namin ng... Kasi katulad dati, Miss P, ang ginagawa namin, Miss Emma, is ganito. Mga Zuki, halina kayo, andito na aking bibenta! Napakarami talaga ito kalahas. Pero hindi ko siya napanindigan. Kasi hirap. I mean, it's a big part din siguro na as entertainers or as actors, actresses kami. Nagagamit namin yung tool na yun to actually entertain people. Aside from that, nakikilala nila talaga si yung authenticity namin. That's why parang masarap bumili dito. Trusted to. So, yun yung parang naging... pinaka-secret ingredient ang success namin talaga. Yes. Galing. We're so happy for the both of you. Thank lovely. You so much. Congratulations. Kahit magkamukha tayo, hindi ko yata kayaanin mag-live sale. Ang galing nila. Ang galing. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.